Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito galing po kay Greg Balispin. Ang kanya pong tanong ay, kailangan po bang hintayin na lumabas yung inuna ng inahing baboy bago siya pakainin at painumin? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung isang inahing baboy po na kakatapos na po siyang manganak. Yung inahing baboy talaga, kapag siya po ay in the process of giving birth o yung nanganganak po yung inahing baboy, siya po ay daranas talaga sa sobrang stress mula po doon sa paglilabor niya hanggang sa panganganak niya and then sa postpartum period niya. Yan po ay makakaramdam po ng stress yung ating inahing baboy. Advisable talaga na yung ating inahing baboy po pagkatapos na siya yung manganak, yung mga biik talaga ating inahing baboy ay dapat nating ipadede directly doon po sa ating inahing baboy para po yung gatas po sa kanyang dede ay mailabas po niya ng lahat. Ang tendency kasi kapag hindi po nailabas o kukunti na po yung mailabas na gatas ng ating inahing baboy kasi hindi po tayo nagpapadinan ng kanyang mga biik after na siya yung manganak, ito po ay magkakos ng milk fever. So lalagnatin po yung ating inahing baboy kasi yung gatas na dito sa kanyang dede ay nag-accumulate. Kaya po sasakit po yung kanyang dede. So sa sobrang sakit po niya kanyang dede, ayan po, mag-cause po siya ng milk fever po doon po sa ating mga inahing baboy. Kaya mayroong lagnat po yung inahing baboy po mga kaibigan. Kapag tapos na talaga manganak yung ating inahing baboy, ang ating palatandaan po mga kaibigan na tapos na po manganak yung ating inahing baboy ay yung kanya pong inunan ay mailabas na po lahat. Kapag yung inahing baboy po ang nanganak at hindi pa nakalabas yung inunan, yan po ay hindi po tapos manganak. Pero kapag lahat po ng inunan po ay nakalabas na po mga kaibigan, yan po, tapos na po manganak yung ating inahing baboy. Dito po tayo sa katanungan ng ating kaibigan na si Greg. Ang kanya pong tanong ay, kailangan bang hintayin yung paglabas ng inunan bago daw pakainin at saka painumin ng tubig yung inahing baboy? Based on my experience po mga kaibigan, yung inahing baboy talaga pagkatapos at pagkatapos ng manganak ay huwag po natin siyang pakainin muna. Kasi po, kapag atin niyang pinakain directly after manganak yung ating inahing baboy, magkakaroon po siya ng complication o binat o dito sa amin ay tinatawag na mabughat. Kaling sa stress yung ating inahing baboy sa kakapanganak, then yung mga organs po sa loob ng kanilang tiyan ay hindi pa rin nag-stable po mga kaibigan. Kasi yung uterus kasi po mga kaibigan, yan po ay dahan-dahan mag-constrict hanggang babalik po sa kanyang normal na size. So yung uterus sa mga baboy po ay maliliit lang po yan. Pero kapag buntis po yung ating inahing baboy, yung uterus niya ay malaking malaki po yan, isang parang lobo. Pero habang lumalabas yung biik, habang lumalabas yung inunan o placenta, yan po ay magkoconstrict at saka babalik po yan sa normal. Kaya yung ibang organ katulad ng intestine, large intestine, stomach niya, kapag atin binusog agad yung ating inahing baboy pagkatapos manganak, yan po ay magkukos ng complication o binat o magkasakit po yung ating inahing baboy. Kaya ang advice ko po sa inyong mga kaibigan, ang ating pong mga inahing baboy na kakapanganak pa lang, atin po siyang papakainin kinabukasan na po. O kaya naman, kapag nanganak ng umaga, another day, in the morning natin papakainin. Or after 24 hours, natin po siya papakainin po mga kaibigan. Pero, yung tubig niya ay anytime pwede siyang uminom ng tubig. Kasi, mayroon po tayong auto-drinker. Importante kasi po yung tubig sa ating mga inahing baboy habang sila nanganganak po mga kaibigan. Huwag po nating ihinto yung pagpapainom ng tubig sa ating inahing baboy. Kaya importante talaga mayroon tayong auto drinker doon sa ating farrowing pen. Habang nanganganak yung inahing baboy, siya po iinom ng tubig kung gusto niya. Habang nanganganak yung ating inahing baboy, magkakaroon ng bleeding. Lalong-lalo na yung unang paglabas pa ng biik o kaya yung pag-detach po ng placenta mula sa kanyang uterine lining, magkakaroon po yan ng bleeding. Kaya kapag yung ating inahing baboy po ay kulang sa tubig habang nanganganak, siya po yung manghihina. Kasi po, magkakaroon siya ng tinatawag natin na hypovolemic shock. Nauubusan po siya ng tubig. Kaya manghihina yung ating inahing baboy. And then, after manghihina,
mawawala ng malay. After mawala ng malay, mamamatay po yung ating inahing baboy. Kasi nagkulang po siya sa tubig po, mga kaibigan. Kaya ang advice ko po, yung tubig, huwag niyong ihinto sa pagbigay habang nalilibor, habang nanganak yung ating inahing baboy. Parating nandiyan yung tubig. Depende na sa inahing baboy kung kailan siya iinom ng tubig at sa kailan siya ihinto sa pag-inom ng tubig. Kasi importante talaga yung tubig para po hindi po manghina yung ating inahing baboy habang siya nanganganak po, mga kaibigan. Ang ate lang pong i-control sa ating mga inahing baboy na bago pa lang nanganak ay yung feeds lang ang ating i-control. Kinabukasan na po tayo magbigay ng feeds after 12 to 24 hours. Depende po sa stability ng ating inahing baboy. Pero kapag yung ating inahing baboy po ay marami yung anak niya at saka medyo matamlay pa lang, after 24 hours na po natin ipakainin po, mga kaibigan. Yung ating pong papapakain sa kanila ay small feeding muna. Huwag nating biglain po yung ating mga inahing baboy po, mga kaibigan. Pero yung tubig, yan po, bawal po talaga ihinto yung tubig para hindi manghina, para hindi magkaroon ng hypobulimic shock yung ating mga inahing baboy po, mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Asan na naman po ako nakapagbigay siya ng konting kalaman po tungkol po sa kung kailan papakainin yung inahing baboy na after manganak po, mga kaibigan. Hanggang dito na po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.